Good day ulit mga karabit. Welcome again to another video dito sa atin sa Bulagsong Farm Rabbitry. And ang pag-uusapan natin ngayon ay kailan, ano bang klase ng damo yung dapat mong pakain? Meron kasi nagpapakain ng sinasabi ay air dry mo, okay? Or ibilad mo, or bukas mo na ipakain pag harvest ngayon. So dito po sa atin sa Bulagsong Farm Rabbitry, hindi po tayo nagpa-practice ng ganon. So ang pakain po dito is always fresh from harvest. Otherwise, kung ano yung tira, bukas ibibigay din. Okay? Pero hindi po tayo nagpapatuyo muna ng dahon bago ibigay, no? Kagaya po nito, freshly harvest po yan. Kanina lang yan, mga bandang alas 10. At pananghalian, ayan na po agad ang inuupakan nila. Ayan. Binigay na po natin din kagad yan. Very green po yung mga dahon. Lahat po sila ganyan, no? Okay? So, eto bibigyan ko pa lang. Pinakita ko lang na nagbibigay na ako ng fresh leaves, no? Yan, like this one. See? Fresh na pear leaves, fresh malunggay leaves. Okay, so ano lang ba ang importante? Ang importante, dapat yung damo na bibigay natin sa rabbit ay hindi nabasa ng ulan. Okay? Or wala ng hamog. Okay? Yung hamog po kasi, yun po yung merong effect sa tiyan ng hayop. No? Kahit na ano pong hayop yan. Maski baka, maski baboy, kung ano man po yung mga hayop natin na kumakain ng grass. No? Mapapansin nyo yan. Pagka ang baka, sa baka po ang epekto po niyan, basang-basa rin yan tae, although hindi naman yan pagtatae, talagang basang-basa lang yung tae nila. No? Hindi buo. Kumbaga. So, sa rabbit, magtatae po yan kasi may hamog, no? At saka yung basa ng ulan. So, dito, nag-harvest kami, yun nga, mga bandang alas 10, para tuyo na yung dahon, wala na pong hamog. Tapos, pwede na ibigay sa, ano, sa rabbit, kagaya nito mga to. Pwede na yan ibigay. Like, sample natin. Oh, dito tayo sa mga bagong walay. Oh, yan, kain kayo. Sarap yan. Oh. Okay. So, I hope may natutunan kayo. Kung meron man kayong suggestion, reaction, please let me know. Thank you for watching and bye.